Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing theories in criminal law. What are the theories in criminal law? There are four theories in criminal law, which are the following. First, classical theory. Second, positivist theory. Third, eclectic or mixed theory. Fourth, utilitarian or protective theory. I-discuss po natin isa-isa. Classical theory. Basis of criminal liability under the classical theory. The basis of criminal liability is human free will. Sa theory na ito, pinaparusahan ng isang tao sa krimeng nagawa based sa kanyang malayang pag-iisip o kusang pag-iisip ng tama at mali. Ipinagpapalagay na ang isang tao ay matino kung mag-isip. Alam ang tama at mali at siya ay may kakayahang mamili kung ano ang gagawin niya, sa tama ba o sa mali. Pag gumawa ang isang tao ng isang krimen, pinagpapalagay ng teoryang ito na alam niyang mali o kasalanan ang ginawa niya. Man therefore should be adjudged or held accountable for wrongful acts so long as free will appears unimpaired. So kung gumawa ng krimen ang isang tao, pinaparusahan siya doon sa kakayahan niyang mamili ng tama at mali. What is the purpose of the penalty? The purpose of the penalty is retribution. Retribution is paghihiganti. Papatawan ka ng parusa upang paghigantian ang ginawa mong masama o ang ginawa mong krimen. Dito kasi sa classical, pag gumawa ka ng krimen, parusa ang katumbas. Hindi natitignan kung bakit ginawa ng offender yon. Hindi na yon kinoconsider. Kung ano ang bigat ng krimen na ginawa niya, yun din ang bigat ng penalty, regardless of other circumstances surrounding the crime. Generally, the revised penal code is based on the classical school of thought. Positivist theory. Basis of criminal liability under the positivist theory. The basis of criminal liability is the sum total of the social and economic phenomena to which the offense is expressed. Dito naman sa positivist theory, ang batayan kung may pananagutang kriminal is hindi lang nakabase sa fact na nakagawa ka ng krimen. Tinitignan din dito yung kalagayan ng offender. Emotion niya, galit ba siya, or other circumstances sa paligid niya, etc. What is the purpose of the penalty? The purpose of penalties is to secure justice. The penalties imposed must not only be retributive but must also be reformative, to give the convict an opportunity to live a new life and rejoin society as a productive and civic-spirited member of the community. Unlike in classical theory na retribution, dito sa positivist theory, may halo itong reformative purpose. Paparusahan pa rin yung offender, pero yung parusa niya ay designed in such a way na mapabago siya at paglabas niya maging productive member siya ng ating society. Eclectic or mixed theory. It is the combination of positivist and classical thinking, wherein crimes that are economic and social in nature should be dealt in positive manner, thus the law is more compassionate. So itong eclectic is a combination ng classical at positivist theory. Ideally, ina-apply itong classical kapag ang na-commit na crime is considered heinous crimes, like murder, rape, destructive arson, etc. Itong positivist naman, sa mga economic o social crimes such as theft, ang penalty dito nakadepende kung magkano ang ninakaw. Utilitarian or protective theory. Itong pang-apat na theory na banggit ito sa case ni Oriel Magno versus Court of Appeals. Under the utilitarian theory, the protective theory in criminal law affirms that the primary function of punishment is the protection of society against actual and potential wrongdoers. Ito yung theory na sinasabing ang primary function ng pagpaparusa ay para protektahan ang ating sambayanan. Kasi kung walang punishment, yung mga gustong gumawa ng krimen, uulit-ulitin nila itong gawin, since wala naman pong mawawala sa kanila. Kaya gagawin at gagawin nila ito.
Pag nangyari ito, ang affected ay ang society itself. Lahat tayo ay namumuhay na may takot kasi anytime may pwedeng umatake sa atin. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.